Good morning again, mga subscribers. I'm happy to inform you that you are 54 already as of last night. So I think siguro by late evening, umabot na ng 60. So ang project natin is the road to 1,000 subscribers. So good morning, my co-host or co-pilot for today is Tonton Avenido. So andito tayo ngayon sa Barangay Ijikan, Silang, Cavite. Patungo kami ng Salawag, Salawag, Cavite. Delivery po namin ay sa All Home. So dito, ito yung South Forks Village, one of the upscale projects dito sa Silang, Cavite. Andito rin yung Ton Ayala West Grove, saan dyan kami nagpa-basketball prior to the COVID virus, prior to the pandemic. Andito rin, isa sa mga upscale na subdivisions here, ito Westboro Park Square. Ito, paborito ni Junjun, Chateau de Paris. Grabe, ang ganda, American-inspired design ng mga bahay. Pag dumanga sa Calax, talagang may in love ka sa kanilang subdivision. So, ito pa, isa sa mga mamahaling subdivision is the Wedgewood subdivision. Merong sarili silang golf course slope. So, dito na tayo, papasok. So, there is mid-rise condominium. So, hindi lang sa mga commercial areas ngayon, nagsusulputan ang, hingi ka ng flyers para malaman natin ang project. Pwede sa kapatid ko? Magkano isang unit? Nasa draft mo. Ha? Okay, so meron na kaming flyer. We will discuss with you. Baka may mga kamag-anak kayo who'd like to invest in a condo or who likes condo living. Ako, I don't like ton condo living because condominium may expiry eh. Hindi siya forever, unlike house and lot. Pwede mo ipamana sa anak mo o hanggang sa ako mo. Di naman kaya sir magalit sa'yo yung mga agent ng ano? Ng condo? Condo? No. Option naman yan. So, dito sa Pilipinas, attractive ang condo sa mga foreigners because they are allowed to own condominium. And depende rin. Sabi sa akin ng kaibigan ko, sa mga buyers ng condo raw, those who have, shall we say, mga indecent activities. Gustong ibahay yung kanilang favorite girlfriend, so i-invest ko sa condo. So dito, ito yung mga malalaking bahay. Hindi pa ako nag-research sa who's who living in Hillsboro. Wedgewood pala. Wedgewood subdivision. Pero makikita mo naman, ang gaganda, no? Ang gaganda ng design. Parang per lot ata, 1,000 square meters. So mga kaibigan, dito kami dumadaang shortcut. Shortcut from Santa Rosa going to Dasmariñas, Cavite. Napakagandang daan dito. Ito yung ideal place to jog and to bike. Oo, kasi konti lang dumadaan dito. Medyo strict yung security. Pag wala kang sticker, hindi ka papasukin para mag-shortcut dito. Real Eagle Restaurant, oh. Ganda ng pangalan. So, on our left, ito na yung West Grove, kung saan maraming celebrities dyan nakatira. At saka ang ating paboritong governor ng Cavite, dyan din nakatira. Tabi lang siya ng clubhouse, si Governor John Vic Remulla. So, eto na po, ang ganda. Medyo paahon, so kailangan pumayalo kami. Baka hindi kayanin ang aming favorite na FB band. Kaya, oh, eto na. Kailangan lang sa ahon yung mga nag-aaral mag-drive. Kuwela mo.
pedal to the metal para hindi ka mabitin. Kinakaya pa ng tercera, pero alanganin na. Ito, ito. West Grove. Maraming celebrities dyan. Sino yung sinasabi mo maganda na nakita mo sa Camarines? Yung sexy star ng Channel 2 at Channel 7. Nakita ko dyan Maylene? Sa clubhouse. Ha? Si Maylene? Oh, si Maylene. Taga dyan. Maylene Diesel ba? Aha. Oh, siya. Dyan siya, nag-workout. Oh. Ito, may golf course. So, hindi na bawal. Allowed na sila mag... tawag nito? Mag-golf. Ito na ito, na ating challenge. Rito baka mapipin. So sa likod, maganda view of Santa Rosa and Cabuyao. So makikita sana to, no, yung ating kwan. Pero anyway, mamaya pag-uwi makikita natin ang view to a kill. Ito yung golf course nila, 18-hole golf course. Ang pangalan niya, owned by Southports. So, nasa taas na tayo, kaibigan. Yan, ang ganda ng golf course to. Ano? Marunong ka ba mag-golf? Golf-golf lang. Golf-golf. So, pababa na tayo. Nako, meron pa. Ito na, final stretch ng Ahon. Kailangan ulit. Buwelo. Hindi pwede talaga na walang buwelo. Yeah! Kailangan takbong 70 ka rito para hindi mabitin. Hindi siya ganun kataas compare sa kanina. Mas kung kanina, no? Oo. Mas steep. So pagdating dito, eto na yung isa pang exclusive subdivision, South Forks. Naigpit sila rito. May gwardiya, so saludo ko lang para makalusot. Ito na, yung South Forks subdivision. So shout out tayo sa kaibigan nating Jeremy, nasa sales and marketing team siya ng South Forks, at saka si Mark Sandoval. Dami raw nilang nabebenta despite the situation. So ito po, baba ulit. So in about 10 minutes doon na tayo sa barangay. Talaga na naman, nakakalimutan ko pangalan ng barangay. Maguyong. Palabas na sa Governor's Drive. So gusto nyo makaiwas sa traffic, Carmona or Santa Rosa Tagaytay Road, this is the best alternative. Going to Dasmariñas, going to Silang Bayan, going to Quimus. Well paved yung road, napakaganda, nasa gitna ka ng buba. Challenging yung 2 tons ngayon, taga natin ito. So dito, makikita na yung aming subdivision, yung, ayun, sa taas, yung Palace in the Sky, People's Park. Ito yung isa pang project ng South Forks. So
sayang lang, wala na kaming pera pambili ng lupa, oh. Ang ganda ng mga dinidevelop rito to na bagong subdivision. At saka mamaya, yung Calax, makikita natin. Dito yung daan ng Calax. Uy, may mahal na bagad, oh. O clubhouse. Labaw sa tato, ganito rin ano? Oh, maraming pang bakante to, pa-reserve ka na. Ang labas nito, yung gusto mo dumaan dito ay Barangay Tibig. Pagdating mo sa Tibig, kanan is going to Maguyam, left is going to Silangbayan. Barangay Iba. May bikers tambayan dito. So, yung mga mahilig mag bike at tulad itong mama. Ito yung best way going to Tagaytay. Going to Silang kasi konti yung sasakyan dumadaan. So yun yung entrance ng bagong subdivision. So ang ganda, no? Ang ganda ng dito ang mga damo. Tapos may mga events place dito. Ton, baka pag ikaw ay kinasal na, you could check this events venue. Prior to pandemic, parang hindi ako sigurado kung international school, pero ang dami. Ang karatupan mo. May pasensya na kayo, may mga driver talaga, libangan ay busina. So ito na yung ton, yung Calax. So, Calax, dun sa mga hindi pa nakakadaan ay Cavite Laguna Expressway connecting Santa Rosa, Laguna to Cavite. So ang ganda ng plano na to. This is the prime project manager dito ay San Miguel under Ramon Hong, chairman of San Miguel Corporation. Yan na dadaan yung Calax. Ang plano nila dadaan sa bayan Amadeo, open canal diretso Rosario, kanan going to Cavite. So connecting SLEX to Cavite. Ayan na. Shout out to Kuya Gani. Kuya Gani, baka manood ka mamaya. Ito na ata yung mga lupain ng kaibigan mo, si Kuya po ng Tibig. Ito yung mga bakanteng lupa, kaibigan ni Kuya Gani ang may-ari niyan ton. They made millions gani. Ito na yung events place, Alta Veranda de Tibig. Pag gusto niya na something, ano ba tawag dyan sa kanyang old school events place, parang rustic or something old na events place for weddings. So malapit na tayo sa Barrio Tibig. So madali lang, ho. Ito yung the fastest way going to from Santa Rosa. Galing kayo sa Technopark, Eton, fastest way going to Silangbayan, and going to Dasmariñas, Imus. Ganda ng kalye, walang traffic. Dito sa kanan, nakapagpiesta na ako rito. Grabe, daming handa. So, dito nakatira yung kaibigan ni Kuya Gani. So, Kuya Gani,
Okay ka dyan, ha? Sana panoorin mo itong vlog natin ngayong umaga. Of course, may favorite kong batiin si Roger at saka si Jamier. Shout out sa kanila at saka kay parang Jason. Parati raw siya nanonood. Talagang nanonood kasi sabi niya ang ganda nung ginawa mong vlog kahapon, may mga ulap pa. So ito yung basketball court ng nawala na pala si brother sino ba yan yung nauna na brother Eli. Meron siyang simbahan dito, yung dating daan, Tibig chapter. So ito na, going to Maguyam. Mapapansin nyo, andito rin ang gawing construction for Calax. Dito dadaan yung Calax. So, galing sa Santa Rosa, akyat dito. So, ladies and gentlemen, baka inaantok na kayo. We'll be back later. Pag may nakita kaming magandang daan, may turo sa ating mga kasama. Shortcut. So, hopefully by end of the year, lahat ng mga magandang shortcut, iwas traffic, ay mabablog namin. So do subscribe again. My channel is Tantan Coach Leo _ E. Subscribe please. Baka pag tayo ay may biyaya, paparapo tayo something special to all the subscribers. Ayan na, ang galing ton. Meron na palang tol, meron ng bubong. So siguro before December yung second stage ng Calax will be open to all of us, no? So ayan na, eto na exit, eto na yung Tibig exit ng Calax. So mausay yung ito, inayos na nila. Dati kondito rough road. So ayan na pala sa ibabaw nun. Ang ganda naman pala. Latest update mga kaibigan sa Calax extension. Ayan ang entrance. Balik ko sa Santa Rosa. So hopefully pag natapos to, it cuts down the travel time from Santa Rosa to Silang and to the whole of Cavite. Pero ang Calax daw pala hindi dadaan sa Tagaytay. So dito lang siya sa Bayan Amadeo. Anyway, pag exit mo sa Amadeo, it's around 10 minutes na lang going backwards to Tagaytay. So, kuhan pala rito, double time sila to finish this project. Kailangan nila matapos to. Hindi, wala silang toll fees. Masisingil. Ganda na to, no? Kapal ng semento. Ganda. Ang ganda na dumaan dito, mga kaibigan. So, pumunta kayo sa Silang Bayan. Kahit na galing kayong Muson o Puting Kahoy, take this part ng Calax na ba to? Sa loob, ang Calax. Ito yung mga exit. Yung parang mga pala. Ah. Ang tawag nilang sa loob yung Muson Highway. Kasi kung lang to, too late na. Dati kasi rough roads to, so in-upgrade nila. So saan yung Calax? Wala na. Ito yung staging area nila. O ito, greet mo naman lahat ng kaibigan mo. Upload mo kayo sa vlog, itatag natin. Wala pa akong shoutout. Wala. Shoutout sa mga friends kong walang data. Joshua, message me ha kung tuloy tayo laro bukas. Napaka ganda na ang daan natin. Hindi ko alam kung sino politiko nakaisip gawin tong daan kasi napaka mahalaga yung connecting road na to from Laguna. Lalabas na tayo sa Barangay Maguyam. So, everybody keep safe, healthy, exercise, eat the right foods, and my very good
kumpare, si JJ. Hi Jay, ikaw lang ata nanonood Jay parate ng mga vlogs ko. And of course to my son Joshua Paul. Bye for now. See you later. Peace out.